Lubog pa rin sa bahang ilang lugar sa Pangasinan matapos ang bagyong Ompong. Sa ilang lugar gaya sa bayan ng Kalasyaw, lampas tao paraw ang baha. Mula sa Pangasinan, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, sa buong araw na ito ay ngayon lang ulit umulan dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Pero ng ilang mga lugar dito ay nakalubog pa rin sa baha. Nagsisimula ng maglimas ng mga binahang bahay ang ilang residente ng bayan ng Santa Barbara. Eh, tiyagaan lang madaw. Kasi wala naman akong kasamang maglinis, kundi ako. Hindi ko naman pwede utusan yung mga apo ko, tamaliliit pa, baka magkasakit pa sila. Pero kung bahagya ng humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng bayan, iba naman ang sitwasyon sa Kalasyaw. Abot-hita ang baha sa mga bahay, hindi tuloy makauwi si Hortalesa at ang kanyang pamilya na kabilang sa mahigit 600 lumikas dahil sa baha. Hanggang dito una, katapos na ako mga gamit namin, bakit tumataas yung tubig, sabi ko. Halina kayo, sabi ko, umano na tayo. Habang nasa evacuation center pa sila kasama ang tatlong maliliit na anak, tigil hanap buhay din muna sila ng kanyang asawa. Nalulungkot ako sa nangyari dito sa amin. At tapos yung mga pamilya namin, naghiwalay-hiwalay kami. Ang bayan ng Kalasyaw at Santa Barbara ay dalawa sa mga lugar kung saan may umapaw na ilog dahil sa pananalasa ng bagyong Ompong. Nasa critical level pa rin ang mga kalapit ilog nilang Sinukalan at Marusay. Sa ilang lugar sa Kalasyaw, lagpas tao paraw ang lalim ng baha. Dahil po dito sa Kalasyaw ay catch basin po tayo, although hindi na po masyadong maulan, yung tubig po galing upstream, dito po din napupunta yon at galing po ng ibang municipalities. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management, hindi na inaasahan ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Pangasinan sa ngayon. Kaya hindi na rin inaasahang tataas pa ang antas ng tubig sa mga ilog. Ivan, 3 hanggang 4 na araw para bago makabalik ang mga lumikas na residente, patuloy daw na magbabantay ang mga otoridad sa level ng baha dito at pinaaalalahanan ng lahat ng residente sa mga apektadong lugar na laging maging alerto. Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.